Ito ang Fact Busters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Fact Buster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanin natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Fact Busters PH. Babalikan muna natin yung Juan 8:58 na nabasa natin noong previous episode. Ganito po ulit yung nakasulat. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga." Maliwanag po dito, bago ipinanganak si Abraham, ay eksistido na ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung pinapalitaw ng talatang ito, mga kababayan. Pero bago mo muna panoorin ang episode na ito, kung hindi mo pa napanood ang part 1 ng Ako Nga Extreme Episode, ay iniimbitahan ko po kayong panoorin po yung part 1 ng Ako Nga Episode na tumatalakay tungkol po sa Juan 8:58 at Exodo 3:14. Ilalagay ko po sa description box ang link ng nasabing video na yan at sana ay panoorin mo, kapatid, ano? Sige! Ang talatang Juan 8:58 ay ginagamit talaga ng Iglesia Katolika bilang patunay ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. At makikita naman natin yan, mga kababayan, gamit po yung ibang sali ng Biblia. Sa Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, si Kristo daw ay existido na. Kasi sabi dito, "Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako." Maliwanag. Kahit nga sa The Living Bible, Jesus was in existence before Abraham was ever born. At dito po, sa The Holy Peshitta Bible Translated, "Before Abraham would exist, I am the living God." Klarong-klaro, mga kababayan. Ngunit, kung hindi si Kristo naging existido ayon sa ministrong ito na si Dan Omar Leibang, bakit ipinahayag ni Kristo bago ipanganak si Abraham ay existido na siya? Eto, panoorin po natin mga kapatid. Kung gayon, bakit po sinabi ng Panginoong Jesucristo na bago si Abraham ay ako nga? Sapagkat una po ang Panginoong Jesucristo sa panukala ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po kay Abraham, kundi maging sa lahat ng mga bagay. Yan po ay mababasa natin sa pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Colossas sa 1:17. Babasahin ko rin po ang talatang 15. "At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang." Ayon po kay Apostol Pablo, ang Panginoong Jesucristo ang panganay o una sa mga nilalang ng Panginoong Diyos. Nais po naming bigyang pansin sa inyo ang pinatutunayan sa talatang binasa po namin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nilalang. Hindi po siya ang Diyos na manlalalang. Siya rin po ang larawan ng Diyos at hindi po ang Diyos na may larawan. At gaya nga po ng ipinahayag namin sa inyo sa unahan, ang pagiging una ng Panginoong Jesucristo kay Abraham ay hindi po sa eksistensya dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay binhi ni Abraham. Kaya una po si Abraham sa ating Panginoong Jesucristo kung ang pag-uusapan ay ang kanyang eksistensya. Yan po si Dan Omar Leibag, mga kababayan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. At ayon sa kanya, nauna po si Cristo sa panukala ng Diyos, hindi lang kay Abraham, pati na rin sa ibang mga bagay. At yung kanyang binasa, Colossas 1:17 at 15, na hindi na po natin mabasahin. At mula po dito, ayon sa kanya, si Kristo daw ay nilalang
at hindi ang Diyos na manlalalang. At si Kristo daw ay larawan ng Diyos at hindi ang Diyos na may larawan. Aba, grabe naman yan ha. O sige, ang tanong, tama ba ang kanyang mga naging pahayag, mga kababayan? Susuriin po natin yan, mga kapatid. Pabalikan natin ang talata, Colossians 1:17. At sabi kasi sa 1:17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. Si Kristo daw ay una sa lahat ng mga bagay. At itong una sa lahat ng mga bagay na si Kristo ay nangabubuhay dahil sa Kanya, dahil kay Kristo. Mga kababayan, naging eksistido ng ibang bagay dahil sa ating Panginoong Kristo. Eh, dito po sa ating nabasa, hindi naman sinabi ng talata na si Kristo ay nilalang dahil nabuhay nga ang lahat ng bagay dahil sa Kanya. Mali talaga itong ministrong ito, mga kababayan. Katunayan, sa 1:2 ng Ebreo, ganito po ang nakasulat. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Maliwanag, sa pamamagitan ng anak daw, si Kristo, nilikha po ng Diyos ang sanlibutan. Kaya hindi po nakapagtataka, hindi nila binasa yung versikulo 16, itong mga ministrong ito, mas madidiin po ang ating sinasabi. Ganito naman po ang nakasulat. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Napakaliwanag na si Kristo ay hindi po nilalang dahil sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng nilalang ay nalikha. E mula po sa ating nabasa, paano magagawa ang lahat ng nilalang sa pamamagitan mo kung ikaw ay isang nilalang lamang at isang panukala lamang? Naku, logic naman po, Mr. Dan Omar Leibag. Oo, diba? Talagang palpak itong ministrong ito. Pero, ito po yung isang napapansin ko, ano? Gagamitin pa nila yung 1:15 ng Colossians para sabihin nilalang daw ang ating Panginoong Kristo. Kasi sabi dito, si Kristo ay ang panganay ng lahat ng mga nilalang, mga kababayan. Yan po nakalagay eh. Sa English ay firstborn of every creature. At mula dito, nasabi ni Dan Omar Leibag na si Kristo ay nilalang at hindi po yung lumalang, mga kababayan. Susuriin nga natin kung tama yung kanyang conclusion na ito, mga kapatid. Punta natin yung Greek, mga kababayan. Yung firstborn sa English o panganay sa Tagalog na ating binasa, sa Grego po, ipapakita ko po sa screen, yan po ay prototokos. Ayan, firstborn sa English. Sa Grego ay prototokos, mga kababayan. Ito pong prototokos ay ginamit ding salita dito po sa 1:6 ng Ebreo. Sa English ay first begotten. Ayan, nakikita nyo sa screen, mga kapatid. Prototokon naman ito, mga kababayan, yung inflection ng prototokos, mga kapatid. At ayon po, sa Strong's Concordance, ito pong prototokos, ay babasahin ko na lang, mga kababayan, prototokos, prototokon, panganay, na ang anak ng Diyos bago pa ang mga yaong sa pamamagitan ng kanyang kalayaan at mga merito ay dinadakila sa kalikasan at dignidad ng mga anak ng Diyos, kasama ang karagdagang mungkahi ng pinakamataas na ranggo kung saan nahihigit niya ang iba pang mga anak na ito. Klarong-klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, yung tinutukoy pala na panganay ay tumutukoy po sa pinakamataas na ranggo. Hindi po tumutukoy yun sa kung siya ay unang nilalang ng Diyos. Hindi po ganun yun, mga kababayan. Ibig sabihin, si Kristo po ay panganay ayon po sa Colossians 1:15 at Ebreo 1:6. Hindi po dahil siya ang unang nilalang, kundi siya po ay ang nagtamo ng pinakamataas na ranggo o rank kumpara po sa lahat ng mga nilalang sa mundo, mga kababayan. At mapapatunayan po natin yan sa Biblia. Kasi dito po sa Awit 89:27, babasahin ko po sa inyo.
Also, I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. Klarong-klaro. Ibig sabihin, yung prototokon o prototokos na ang ating Panginoong Jesucristo, siya po'y firstborn. Yung rango niya ay mas mataas pa sa mga hari sa buong mundo. Klarong-klaro. At yun nga, prototokon nga yan, mga kababayan, sa Septuagint version ng Biblia, mga kapatid. Kaya, tama po, yan po yung tamang pangkaunawa sa Colossians 1:15. Kaya nga, dito po, sa ibang sali ng Biblia, kagaya ng easy to read version, yung sinasabi dito, He rules over everything that has been made. Klarong-klaro, mga kababayan, kahit nga sa Good News Translation, He is superior to all created things. Klarong-klaro, mga kababayan, kahit nga sa International Children's Bible, Christ ranks higher than all the things that have been made. Yan talaga ang tamang paliwanag, mga kababayan. At dahil nga sa ranggo po ito tumutukoy, sasambahin siya dapat ng mga anghel. At yan nga yung nakasulat sa Hebreo 1:6 na mayroong salitang first begotten. Babasahin ko po sa inyo yung Tagalog sa magandang balita Biblia, ganito po yung nakalagay. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Klarong-klaro, yung first begotten o yung firstborn na sa Colossians 1:15 na panganay, yung ating Panginoong Jesucristo, siya po ay sasambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Maliwanag talaga. E kung nilalang si Kristo, e bakit siya sasambahin ng mga anghel? Diyos lamang po yung sinasamba, mga kababayan. Yan po yung logic dyan, mga kapatid. At ngayon, puntaan naman natin yung isa nilang ginagamit na palusot, yung 1:15 ng Colossians na yung sinasabi, si Kristo daw yung larawan ng Diyos na di nakikita. Mula dito, si Kristo, siya hindi Diyos na may larawan, kundi siya daw ay larawan ng Diyos. Tanong, bakit si Kristo ay larawan ng Diyos? Basahin natin, 14:9 ng Juan, ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Maliwanag. Ibig sabihin, dahil si Kristo ay Diyos at ang Diyos Ama ay Diyos, yung ating Panginoong Jesucristo, kung nakita mo siya, nakita mo yung Diyos na siyang nature din ng Ama. Klarong-klaro, mga kababayan. Kaya wala namang problema kung si Kristo ay larawan ng Diyos dahil hindi naman apektado ang paniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya itong payang na ito ni Dan Omar Leibag, palpak lahat kaya. Busted! Yan! Mali! Naku, mali po yan, mga kababayan. Ngayon, paano ba niya didepensahan ang doktrina nila na hindi Diyos si Kristo? Base na rin sa Juan 8:58. Panoorin po natin yung pahayag niya. Bago pa man likhain ng Panginoong Diyos si Abraham at ang buong sanglibutan, ay mayroon na pong panukala ang Panginoong Diyos para sa ikaluluwalhati ng kanyang mga hinirang. At ang panukalang ito ay isa sa katuparan ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Yan naman po ay mababasa po nating pinatutunayan ni Apostol Pablo sa Efeso sa 3 at sa talatang 11, ganito ang kanyang pahayag. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pinatutuhanan po ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Jesucristo ang katuparan ng walang hanggang panukala ng Panginoong Diyos. Kaya, ang pagiging una ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang po kay Abraham, kundi maging sa lahat ng mga nilalang, ay tumutukoy hindi po sa kanyang eksistensya, uulitin po namin, hindi po sa kanyang eksistensya, kundi sa pagkapanukala. At kung alin po ang panukalang ito, maliwanag din po ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Dito po sa Efeso, sa 1:9 hanggang sa talatang 10,
upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Bago pa man po likhain ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay, binuunan niya ang kanyang panukala na ang lahat ay pag-isahin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ganito una o panganay ang Panginoong Hesus sa lahat po ng nilalang ng Panginoong Diyos. Sa ganito po siya una kay Abraham at sa lahat ng mga bagay. Aba, grabe naman yan mga kababayan, ha? E ayon po sa kanya, bago daw likhain ng Diyos ang sanlibutan, may panukala na ang Diyos para sa ikalwalhati ng mga hinirang at ito ay sa pamamagitan ni Kristo. At binasa po niya yung Efeso 3.11, Efeso 1.9 at 10, mga kababayan. E ang tanong, totoo ba ang kanyang mga pahayag? May mga talata pa siyang ipapakita Ito panoorin po natin. Kung gayon, sa anong sentido panganay o una ang Panginoong Hesukristo, hindi lamang kay Abraham kundi sa lahat po ng mga nilalang ng ating Panginoong Diyos? Maliwanag po nating mababasa ang sagot sa katanungang yan dito po sa unang Pedro, sa 1.20, ganito po ang pahayag. Itinadhana siya ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan at ibinunyag naman alang-alang sa inyo sa mga huling araw na ito. Mga kaibigan, mga kababayan, napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Sa pagkakatadhana o pagkakapanukala, panganay o una ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng nilalang, sapagkat bago pa man likhain ng Panginoong Diyos ang sanglibutan, ay itinadhana na o ipinanukala na po ng ating Panginoong Diyos ang ukol sa Kanya. Ito rin, mga kababayan po namin, ang pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga-Korinto. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi sa 1 Korinto 2, mga talatang 2 at 7, ganito ang kanyang pahayag. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalagan niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Narinig po ba ninyo yon, mga kaibigan? Ayon kay Apostol Pablo, bago pa man likhain ng Panginoong Diyos si Abraham at ang buong sanglibutan, ay mayroon na pong panukala ang Panginoong Diyos para sa ikaluluwalhati ng kanyang mga hinirang. At ang panukalang ito ay isa sa katuparan ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so yun po mga kababayan, yung ipinakita niya at ayon po sa kanya, sa pagkakatadhana o sa pagpapanukala, una, ang ating Panginoong Hesukristo at hindi po ang kanyang existence bago pa nabuhay si Abraham at yung binakita niya, unang Pedro 1.20, unang Korinto 2.2 at 7. Ang tanong, totoo ba ang kanyang mga naging pahayag na ito? Suriin nga natin. Tandaan natin na base po sa Juan 8.58, eksistido na si Kristo bago pa ipanganak si Abraham, mga kababayan. Tama naman na may panukala talaga ang Diyos Ama tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, hanggang panukala na lang ba si Kristo sa panahon ni Abraham? Mula po sa ating binasa, yung Juan 8.58, eksistido na si Kristo bago pa po si Abraham. Pero meron po akong babasahing isang talata sa inyo. Dito po sa 1.5 ng Judas, ganito po ang ating mababasa. Ninanasa ko ngang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto ay nilipol niya. Pagkatapos yaong mga hindi, nagsisisampalataya ang nagligtas po sa bayan ng Israel mula po sa paghahari ng Ehipto ay ang Panginoon. Panginoon po yung nakalagay, mga kababayan. May nagligtas sa bayan ng Israel noon habang sila ay bihag ng Ehipto, mga kababayan. Ang tanong,
Sino kaya itong Panginoon na tinutukoy ni Judas sa nasabing talata? Biblical hermeneutics ang ating gagamitin. Sa versikulo 4, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Klarong-klaro, yung Panginoon pala na tinutukoy ni Judas sa versikulo 5, yan po ay iisang Panginoon na si Kristo. Maliwanag, ibig sabihin, si Kristo nga ang tinutukoy na nagligtas sa bayang Israel noong bihag pa sila ng hari ng Ehipto. Wow! Di ba ang ganda nun? Si Kristo pala ay eksistido na noong time na iniligtas po ng Diyos ang bayang Israel mula po sa pagkakabihag ng hari ng Ehipto, mga kababayan. Ika nga sa English Standard Version, that Jesus who saved a people out of the land of Egypt. Maliwanag, oh. Si Kristo pala yun, isa pang salin. Ito po, mga kababayan, tutukan ninyong maigi. Sa Latin Vulgate, mga kababayan, Cuniam Jesus Populum de Terra Egypti Salvans. Klarong-klaro, si Kristo, Jesus. Mga kababayan, maliwanag na maliwanag yan. Tanong, bakit po si Kristo ang tinutukoy sa Judas 1:5 na nagligtas sa mga tao na binihag ng hari ng Ehipto? Di puntahan natin yung lumang tipan sa 14:19 ng Eksodo. Ganito po ang ating mababasa. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. Sa versikulo 21, at iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag, at ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Dahil po pala sa anghel ng Diyos na ito sa 14:19, siya po yung nag-provide ng isang malakas na hangin, mga kababayan. At yan po ay ginawa in the power of God. Anong God yun? Di Trinity, mga kababayan. Kaya tama. Tanong, mga kababayan, bakit po si Kristo yung binabanggit doon sa Judas 1:5, mga kababayan? Dahil ang anghel ng Diyos na binasa natin sa Eksodo 14:19 ay kasama sa nagdigtas sa mga bihag ng hari ng Ehipto, mga kababayan. Kaya yung angel of God sa Eksodo 14:19 at yung angel of the Lord na pinatunayan natin nung nakaraang episode, mga kababayan, yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung theological opinion ng karamihan po sa mga church fathers, mga kababayan. At kaya nga iniimbitahan kitang panoorin muli yung unang parte ng ating episode, mga kababayan, para mas malinaw sa inyo, mga kababayan. Kaya mula po dito, nag-i-exist na talaga si Kristo bago pa nabuhay si Abraham, mga kababayan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay existido na base sa Juan 8:58 dahil ang kanyang kabanalan bilang Diyos ay existido na talaga, mga kababayan. Kaya mula po sa mga pahayag na ito ni Dan Omar Leyva, busted! Yan! Mali! Panukala lang daw si Kristo naging existido. Mali yan, kaibigan! Palpak talaga. Kaya nga tama talaga ang saling ito ng The Holy Peshitta Bible Translated ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters!